Reaction video muna tayo dito mga kabilyard sa laban ni Efren Reyes versus Si Ming Chen ng China. So nanalo sa lag si Si Ming Chen. Siya yung nagbreak sa first rack. This is race to 3 mats and this is a 10 ball settings, no? So winner's break ang laro natin dito. Kapag sino yung nanalo sa rack, siya yung magbe-break. May pumasok doon sa corner packet yung 5 ball sa upper right corner packet, kaya titira ulit dito si Si Ming Chen. Si Si Ming Chen ay isa sa pinakamagagaling na female pool player sa China. Marami na itong napalanunan, pati yung women's world championship sa 8 ball at saka sa 9 ball championship. So ang kalaban niya dito ay si the magician Efren Bata Reyes. So this is a male and female match between the two great players in pool and billiard. So maganda yung pinapakita dito ni Si Ming Chen sa kanyang laro na ito sa first rack. This is race to 3 lang guys, no? So ito yung laban ni Efren Reyes bago siya mag retire from his career sa pagbibilyard sa age niya na 66 years old. So nasa 66 years old na si Efren dito. Kaya nasa retirement na talaga, extended na siya ng 6 years para sa kanyang pagre-retire. Kaya ito yung European tour ni Efren Reyes bago siya mag-retire. So dito iba't ibang mga pool player ang nakalaban niya. Isa na dito nga si Miss Si Ming Chen ng China. Magaling na player po ito sa Chinese. Naglaro din po ito sa Chinese Taipei na team at nakapag-champion sila ng World Championship sa female division. So, Vatican player pala itong si Si Ming Chen na ito. So, hanggang ngayon wala pang maayos na play para kay Reyes at hindi pa siya nakakatira. Pero si Si Ming Chen parang maro-roll out niya itong rack number 1 na ito. So 4 balls na lang ito guys, no? Yung 7 ball, ayun, pinasok niya pa sa side pocket. Ang lupit na ang tira niya na yon. So mukhang matatapos nga dito ni Si Ming Chen itong rack number 1 at mag-i-score siya dito. Ang ganda nung ball positioning at saka ball control nitong si Si Ming Chen ng China. So 9 ball para sa corner packet. Ang galing ng kanyang preparation. Malupit pala itong si Si Ming Chen na ito. So tingnan natin kung makahabol dito si Reyes. Ang score natin guys, bigay natin ang first rack dito kay Si Ming Chen. Rack and roll siya dito sa first rack, no? So siya yung nakapag break at nakatapos ng bola, kaya siya rin yung mag lalagay ng mga bola na ito at siya yung mag be-break, no? Okay, so si Si Ming Chen ang mag-arrange ng bola at saka siya rin yung magbe-break nitong rack na to. Okay, ito ay race to 3 lang guys. Madali ang laro lang ito sa mga magagaling na pool player dito. Yung organizer nitong Europe Tour ni Efren Reyes bago siya mag-retire. Alternate braking system. Alternate braking system pala ito. So kung sino yung nanalo, susunod na break doon sa kanyang opponent. So it is an alternate braking system. 10 balls, race 2, 3. So nagpalit sila ng kanilang gameplay. Walang pumasok sa tira ni Efren Reyes. Naku, balik na naman dito si Si Ming Chen. Naka-score na siya ng 1 point dito sa laro na to. So tingnan natin kung maro-roll out niya itong rack number 2 na ito. Matatambakan na dito si Efren Reyes. So parang play safe muna dito si Si Ming Chen. Nilagay niya sa likuran ng 3 ball.
back to table si Efren, parang malungkot ang itsura niya. Kita niya naman guys, 66 years old na dyan si Efren Reyes, talagang yun, tinamaan niya at ang galing pa rin ng kanyang pagkaka-break. Wala pa rin pasok yung kay Shiming siya na ito sa one ball. Meron siyang kita pero walang pasok. So tingnan natin kung gano'ng kagaling itong si Shiming Shen sa kanyang pagtira. Palagay ko mag-play safe na naman dito sa Shiming Shen. Play safe ulit si Shiming Shen. Pinilagay niya doon sa likuran ng 7 ball. Tinitingnan-tingnan nitong si The Magician. Talaga makikita nyo na guys yung pagtanda ni Efren Reyes dito. Nauubusan na siya ng buhok sa itaas. Medyo may edad na talaga dito si Efren Reyes, kaya pa-retire na talaga dito si Reyes. So yun, tinamaan niya yung one ball at ganun pa man, naka-play safe na naman dito si Efren Reyes. Hindi lang tinatamaan yung bola, but napapaano niya pa, no? Na-play safe niya pa yung mga tira niya. So no choice dito si Shiming Shen kung hindi i-kick shot niya ito. Patamaan itong one ball dito sa ibaba ng cushion. Nice shot pero walang tira. Ayun, na-open ang one ball dito kay Efren Reyes. So meron siyang pasok pero tingnan natin kung anong discarded dito ni Reyes. Okay, parang ipapasokin niya doon sa side pocket. Nice shot. Ang lupit ng one ball sa side pocket. So tingnan natin kung makapag-roll out dito sa rack number 2 si Reyes. Good shot para sa ball number 2. Open ang 3 ball doon sa corner pocket sa itaas. Sinipat niya yung 5 ball. Oh. So 3 ball pa lang yung tinitira niya, tatlong bola na kaagad yung preparation niya. Ang lupit talaga, kita niyo yun guys. So sinipat niya yun, tinuro niya kung saan pupunta yung bola. Ganon siya kalupit sa kanyang mga ball control. Okay, so dito sa side pa, corner pocket, ang galing ng preparation niya para doon sa 4 ball. Roll out dito si Efren Reyes. Open ang table. Ang ganda ng pagkakalat ng mga bola. Okay, kick shot lang siya para doon sa 5 ball na yon. So, side pocket naman itong 6 ball. Pasilip-silip lang dito si Reyes. Titingnan natin kung preparation niya pa-bounce dito sa ibaba. Yun lang, medyo kinulang si Efren Reyes dito sa kanyang tira na ito. Roll out sana siya dito. Pero hindi umayon sa kanyang preparation. So tumago sa likuran ng 9 ball itong cue ball. Nasa itaas yung 7 ball. So no choice siya dito kundi sa 2-rail kick shot. Tingnan natin kung ma-play safe niya ulit ito. 2-rail kick shot. Umabante yung 7 na rotate niya. Ang galing ng preparation niya para sa safety. Patayo-tayo pa doon si Reyes talaga ang lupit. So naganap ng tako itong si Shiming Chen. Nagtatakbo siya doon. Hinanap niya yung sa kanyang stick. At balak yata dito ni Shiming Chen na jump shot itong 7 ball na to. Kumuha siya ng jump shot stick, no? So ibig sabihin niya jump shot niya ito, guys. Ang jump shot stick, guys, karamihan niyan, karaniwan niyan maliliit talaga yan, tapos malaki yung sa dulo ng tip, no? So jump stick niya, tingnan natin kung tatamaan yung 7 sa corner pocket. Tinamaan pero hindi pumasok. Ang ganda naman ng pagkakatira na yun, pero handa pa rin dito kay Reyes itong ball number 7. So back to table si Reyes, at kung may pasok niya itong 7 ball na ito, rotation lang siya para sa 8 ball.
doon sa right cushion. So tingnan natin kung maipasok ni Reyes ito. Anong ginawa na yun ni Reyes? Ang galing naman nito. Ang galing naman talaga nung kanyang mga rotation ball para sa itinago niya, guys, no? Tingnan ninyo, inikot niya yung 7 ball dahil walang pasok. Itinago niya dito sa likod ng 10 ball. Walang clear pocket para dito sa 7 ball. Tingnan natin kung anong discarded dito ni Siming Shen. So dito pa lang makikita na natin yung veterans versus pro. Iba pa rin talaga ang mga veterans, guys, kahit professional pool player na itong si Chen, no? Magaling pa rin talaga ito si Reyes sa ball control. Hindi pumasok yung sa kanyang tira. Kaya na-open ulit itong 7 ball kay Reyes. Kaya roll out dito si Reyes. 4 balls na lang ito para makaiscore siya dito sa rack number 2. Pasok ang lupit naman nun. Yun na yung sinasabi natin dito. So push over lang ito para sa 8 ball. Tingnan natin. At prepare yan doon sa corner pocket sa left side. Kita nyo, guys, basic na tira lang pero napaka-effective. So 9 ball para sa corner pocket. Konting rotation ng bola. Ang ganda ng kanyang rotation. Kaya award natin itong rack number 2 kay Efren Reyes. Score natin, guys, all 1. 1 kay Shen, 1 kay Reyes. So ang lupit ng laro na ito. So si Shen na daw yung mag-arrange ng bola at palagay ko siya na rin yung magsasargo nito kasi alternate rotation pala ng ano ito ng sargo. So this is race to 3. 10 ball. Ang score natin ay 1 all even. No? So all 1 tayo, guys, sa laro na to. Si Siming Shen ang magbe-break ng rack number 3. Tingnan natin kung maka-roll out ulit dito si Shen. Maliit pa lang daw si Siming Shen ay naglalaro na siya ng billiard tulad ni Efren Reyes, no? Pero tingnan natin kung gaano talaga kagaling ito si Siming Shen sa rack number 3. Siya yung magbe-break. Medyo mahina ang pagkakabreak. May cluster dito sa itaas. Walang pumasok na bola kaya back to table itong si Efren Reyes sa rack number 3. So may dalawang cluster dito sa bandang gitna sa ibaba. So tingnan natin kung makabreak dito si Reyes. Nice shot para sa 1 ball sa side pocket. Ganon din ito sa preparation niya sa ball number 2. Sa side pocket pa rin ito. Ibabang shot daw ni Reyes. Hindi niya binang shot. Binreak niya na lang. Pero nag-prepare pa rin siya doon sa ball number 3. So na-break na itong cluster sa ibaba. Konting rotation lang yan. Mahinang tira. Pasok. Basic. So ball number 4 na tayo sa corner. Kinaliwa pa ni Reyes. So pinapakita niya dito yung sa kanyang mga skills. Kaliwat kanan na tira. Pero sumakit yung kamay niya doon, guys, no? Hindi na prepare ng maayos pero manageable pa rin itong ball number 5 nito. Tingnan natin kung makuha ni Efren ito sa corner pocket. Sumasakit na talaga itong braso ni Reyes dahil sa kanyang edad. Kita nyo naman, guys, yung kanyang dulo ng buhok kukunti na lang yung buhok niyan dahil sa edad niyang 66 years old na si Reyes dyan. 6 years overdue na yung pagre-retire niya. Ang lupit ng ikot na yun ng bola para doon sa 5 ball. So tumago ng konti pero kita pa rin, may tira. Okay, open ball pa rin ito. Score natin is all 1 in favor of nating. Yun. Nakapasok na naman si Reyes doon. Malinaw pa talaga yung mata ni Reyes kahit sa ganitong edad. Kita nyo, guys, yung preparation. Konting roll out sa abante lang ito. Yun, no?
preparation. Basic shot na ito, guys. Kaya nang i-predict itong mga tira ni Reyes dito. Magbabounce yan dito sa cushion sa right side para ikot ng konti. Yun, oh. 9 ball para sa corner pocket. Rotate or atras ng konti sa bola o sa cue ball para sa ball number 10. Atras ng konti. Okay, so yun. Tutok siya sa side pocket. Tinuro ni Reyes. Call out sa side pocket. Ang lupit ng tira na yun. Score natin, guys, no? Biglang taob ang score. Ang score natin is 2-1 in favor of Reyes, no? So sa rack number 4, si Reyes naman yung nag-arrange. Pero ang magbe-break dito, si Reyes pa rin ang magbe-break, no? So alternate breaking system itong laro nila sa 10 ball na ito. So this is race to 3. 10 ball match. Reyes versus Chen. Ang score natin is 2 racks for Reyes, 1 rack for Chen. So binrake ni Reyes yung rack number 4, walang pumasok. Umaabante yung 9. Okay, pumasok yung 9. So back to table, si Reyes may pumasok na 9 dito sa bandang ibaba. Open ang 1 ball, tingnan natin, pero walang pasok. Silip muna si Reyes kung anong gagawin niya dito sa 1 ball na ito. Palagay ko, konting mashe siya. Pero nagbago ng isip si Reyes. Okay, binalik niya. So mag-play safe muna or nag-push. Yes, nag-push nga si Reyes dito. So back to table. Itong si Shen. Nagtanong si Shen, akala niya Paul, push pala. Hindi lang pala doon sa 9 ball ang may push, dito rin sa 10 ball. Ayan. Kaya nagtanong itong si Shen. Anyway, si Shen ang nasa table ngayon. Walang possible pocket. So ang ginawa niya, nag-safety na lang si Shen. Itatago niya sana sa likuran. Hindi pumasok. Hindi pumasok doon sa likuran ng 7 and 8. Sa cluster ball na yon. Okay, so ang gagawin ni Reyes, either play safe siya or ibabang shot niya. Nag-play safe si Reyes, pinatago niya doon sa ilalim ng napakahusay naman. At dinikit niya talaga doon sa gitna. Kaya itong si Shen, gulat na gulat dito sa mga play safe ni Efren Reyes. Ayun, so dineclare ni Shen dito sa left side. Sa ibabang corner pocket, papasok daw yung 1 ball. Tingnan natin kung magagawa niya ito. 2 cushion shot. Yun pala ang pumasok, eh, yung cue ball. Yun naman pala. So ball in hand ngayon kay Reyes. So iba pa rin talaga kapag si Reyes ang nagkikik sa bola, no? Makikita mo yung pagka-accuracy. Itong si Shen medyo sumabla yung sa kanyang tira. Okay, so i-play safe ni Reyes dito. Sinabi niya na naka one foul na siya, kaya lang hindi pumasok doon sa gitna ng 7 and 8, kaya na-open ang table dito kay Shen. Pero ganun pa man, nakaharang pa rin itong ball number 3. So kinuha niya ulit yung kanyang jump cue stick. Magpapatalunan naman, mahilig sa talunan itong si Shen na ito. Tinuro niya dito sa corner pocket sa ibaba. At gagamit siya ng jump cue stick. Papatalunin niya ito. Tingnan natin kung papasok. Mahilig ito sa jump. Ayun naman pala. Meron naman pala siyang sinasabi sa mga jump niya. Tira na ito ni Simi Shen. Malupit naman pala siya sa mga jump shot. Kaya bigo doon si Efren Reyes sa pag play safe niya. Magpapakitang gila sana si Reyes, eh, pero hindi tumago doon sa pagitan ng 7 and 8. Pero ganun pa man, ang galing talaga ng tira dito ni Shen. So preparation para sa ball number 2 sa side pocket. No problem.
Ang problema lang dito, yung cluster ball ng 7 and 8. So, kailangan niyang ma-break ito gamit itong ball number 3. Gusto niyang papasukin dito sa corner pocket sa itaas. Pinaatras niya yung bola. Okay, para sa ball number 4. Sinipat niya yung cluster na yun. Baka tamaan niya at ma-break niya. Side pocket ang declaration nitong si Siming para sa ball number 4. Ang ganda nung kanyang preparation. Ball number 5 sana pero medyo malakas. Okay pa rin naman. So ball number 5 dito sa corner. Konting rotation lang ito para sa 6 or kaya ibibreak niya itong cluster ball sa itaas. Nice shot na ibreak ni Siming itong cluster ball at meron siyang tira sa side pocket para sa 6 ball. Sinisilip niya yung kanyang option. Magko-combination siya ng 7 to 8. Tinuro niya yung side pocket para sa 6 ball. Nice shot. Exactly para doon sa kanyang prediction. Ayun na. So combination ng 7 to 8 sa corner pocket sa itaas, left side. Nice shot. So kita nyo naman yung preparation na yun guys sa kanyang combination. So roll out dito si Siming Sen. Ang score natin guys ay 2-1 no? In favor of Reyes pero parang may award natin itong rack number 4. Dito sa kay Chen, okay? Napasok niya yung 10 ball. Ang score natin guys ay all to na. So parehong score natin guys, no? So si Siming Chen ang nag-arrange. So ibig sabihin siya rin ang mag-break nung rack number 5. So this is the last rack. Tingnan natin kung sino mananalo sa rack na ito at siya yung mananalo sa match. Okay, last rack for this match. Score natin is all 2. So, ang magbe-break dito sa rack number 5, si Siming Chen. At saka siya rin yung nag-prepare ng bola sa kanyang pag-break. So, tingnan natin kung maro-roll out ulit dito ni Chen itong rack number 5. Last rack for this match. Same position yung kanyang pag-break. Ang lakas ng break na yon, nagtalbuhan yung mga bola pero parang aabante itong 5, hindi inabot. Yun lang. So yun, ang break ni Siming Chen, walang pumasok sa rack number 5. Si Reyes back to table, numingiti. Tinuro niya yung 1 ball sa side pocket. Op, kinunbay niya pala, hindi pumasok. Pero ganun pa man, open pa rin ang table dito kay Siming Chen. So naglalaro-laro lang talaga dito si Reyes sa kanyang retirement tour na ito. Maraming kinalaban dito guys no sa tournament na ito si Reyes. Iba't ibang mga pool player sa Europe at yung iba ay nanggaling pa ng Asia. Para lang suportahan itong si Efren Reyes sa kanyang retirement sa kanyang pag-billiard at end pool. Anyway, malaki pa rin po yung prize money dito sa organizer na ito at pwede silang manalo dito ng almost 50,000 euro, no? 50,000 euro ang pwedeng mapanalunan nila dito. Maraming mga players ito, nasa 20 players ang naglaban-laban dito sa tour na ito. Kasama na dito sina Earl Strickland at yung mga ibang batikan na manlalaro. Hindi pumasok yung ball number 2. Ang easy shot pa naman yun para kay Shen, kaya lang hindi pumasok. Back to table dito si Efren Reyes. Tingnan natin kung ma-roll out niya ito. Nice shot para sa ball number 2.
So tingnan natin si Reyes dito sa ball number 3. Side pocket pa rin yan. Palagay ko i-backspin dito ni Efren Reyes ito para sa ball number 4. Tingnan natin kung tama ang prediction natin, guys. Pinasok ni Reyes doon sa 8, kaya okay pa rin naman ang preparation niya dito sa ball number 4. So sa corner pocket ang tinuro niya. Next ball is 5. Ang lupit naman ng tira na yan. Eto na. Ang sinasabi natin sa kanyang preparation, malinaw pa rin ang mata ni Reyes. Kinaliwa na naman niya itong ball number 5 para sa ball number 6 ang susunod. Roll out na dito si Efren Reyes. Score natin all 2. So kapag natapos na clean up ni Reyes itong rack na ito, panalo siya sa match na ito. Okay, ang lupit naman nung kanyang backspin na yun para sa 7 ball dito sa side pocket. So roll out dito si Reyes, palagay ko, kasi ang ganda ng ikot ng bola at saka preparation para dito sa kanyang mga bola. Last 3 balls, guys, 8 ball para sa side pocket. Efren Reyes pa rin ang tumitira. Nice shot para dito sa side ball naman, 9 ball. Tingnan natin, konting tira. Nilakasan pa nyo, nagpasiklat na naman si Reyes, so pinaikot yung bola. Pangiti-ngiti siya at tumutok pa rin. Atras ngayon si Shiming Shen, kinongratulate na si Reyes. Panalo si Reyes, guys, no? Subscribe for more videos. See you on my next video.